Hi, home searchers! Welcome to this luxurious modern Mediterranean mansion here in the exclusive community of Portofino Subdivision, Las Piñas. My name is Eva and I am your real estate broker friend. Now let's start the house tour! Dito tayo nagsimula sa loob ng bahay dahil napakaganda talaga ng interior ng furnished house na to, pero dapat makita nyo yung labas para malaman nyo gano'ng kaingrante itong mansion na to. So, labas tayo. Let's go! The lot area of this corner property is 607 square meters at ang floor area niya 1,200 square meters kasi naman 4 levels yung house. And ang orientation niya, if dito tayo nakaharap, is facing south. At nakita nyo kung gaano kalapad yung frontage nung ating Mediterranean mansion na napaka-attractive nung facade. So, pasukin natin. Let's go! Bagay nga ito sa mga big families kasi meron ditong 10-car garage. Ito yung automatic gate. Ito open parking to. So, dito sa labas, kasha ang 4 na sasakyan. Pero dun sa basement, kasha naman ang 6 na sasakyan. So, di ba ang dami? Tapos meron ka mga balcony dyan. Pero magandang pasukin na natin uli ang iyong future house. So, dito tayo dadaan sa main door. Ang cute, oh, meron pang mga ganitong landscape. Saka mga parang mother and child. Tapos grand entrance din. Kaya meron pa tayong several steps papunta sa iyong main door. So, punta tayo. Ito na yung pinaka-porch. Tapos ang maganda, may shutter or roll-up. So, pwedeng ibaba para hindi mainitan yung main door. At pasok na kagad tayo. Let's go! And welcome to your gorgeous, stunning, beautiful Mediterranean modern house. Dito pa lang sa door, ang ganda-ganda na. Oh, napakalaki ng ating main door. May mga side lights. Tapos, syempre, automatic door lock system. At bago nga ipakita ang iyong future house, syempre, request ko rin na click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos ng magagandang bahay. At puntahan natin tong favorite part ko, yung naka-interior design na living room. Kita nyo naman ang ganda-ganda talaga, no? Nakaka-inspire makakita ng mga ganitong ka-gandang bahay. Actually, semi-furnished or let's say furnished. Kasi yung mga sofa, yung mga big items like ito, kasama na siya. Except lang dun sa mga, syempre mga personal collection ng owner, itong mga artworks na to. Even this beautiful painting. Ang ganda nung mga natural stone cladding, mga wall cladding natin. Even here, oh, ang gaganda. Tapos buti na lang nakabukas ng AC dahil mainit ngayon. So dito sa loob ng bahay, ang lamig. So nakita nyo naman kung gano'ng kaganda ang ating living area. Meron ditong, ito ang ganda rin ito. Itong mga ganitong design, type na type natin. High ceiling yung kanilang living room na ang lapit naman dito sa 12-seater dining area. So nga, bagay ito sa mga big families ko. So kung marami kang anak, bagay na bagay sa inyo ito. Ang gaganda ng mga lighting fixtures na included na sa ating sale. So this will stay, yung ganitong kagandang kahoy. Ano bang kahoy ito? Nara ba ito? Pero maganda siya, ha? Talagang bagay na bagay dito sa bahay mo. Tapos kahit malaki yung bahay, dahil open yung layout, yung living, dining at kitchen, makikita mo pa rin yung mga family members. So dito naman tayo sa side na to. Meron ka dito powder room. Ayan. And ito na yung bar counter. So ito na rin yung parang pwedeng gawing breakfast nook. Tingnan natin naman yung under the, here may mga lights din, oh. So nabibigay siya ng mood. Tapos ito, napakalaking center island, or shall I say na para siyang
waterfalls yung kanyang design. Ito na yung prep area mo, tapos double na rin siya, as yun nga, parang breakfast nook. Pwede kang magluto dito. Cushion brand, yung ating induction cooker, may range hood. Siyempre, complete na yan yung mga appliances dito sa kitchen. At ang ganda ng kanilang pantry. Kita mo naman, merong sliding door. At ang laki ng walk-in pantry, ha. At very organized yung kanilang mga groceries dito. Parang ang nasa grocery store, ito. Very, very neat. Imagine, ang ganda ng yung walk-in pantry. So, pwede mo rin siyang i-close talaga. Yan, o, meron kang key. Siyempre, usable naman lahat ng ating mga cupboards, mga cabinets. Ito yung iyong sink area na maaliwalas kasi meron ka pa rin itong window. Tapos mga cute din itong mga lights na to. So, ito, nakaayos yung kanilang mga gamit dito. Let's see kung mga soft close yung mga cabinets. Yan, mga soft close din siya. Ito naman mga wine rack. Talagang alam natin na high-end itong ating bahay na tinutour ngayon. Kasama na rin itong double door na refrigerator. Tapos dito sa ground floor, meron ding bedroom. Ito yun. Pero gusto ko sanang ma-emphasize yung ating magandang stone wall cladding dito na nandun din sa living area. So itong side na to, maganda ng mga nakalagay. Modern yung loob ng bahay. Sa labas naman, Mediterranean. So this is your bedroom. Number one, meron kang TV area dito. Ayan, pag manonood ka, dito ka uupo. Tapos marami ka na rin mga shelves. Pwede mong gawing bookshelves ito. Kita rito yung swimming pool. Tapos this is a king size bed. Look at the ceiling. Ang ganda ng mga treatment, diba? Yung mga woods na yan. This is a fully air-conditioned room na may own bathroom. So kung dito magstay sa bedroom na to ang iyong mommy or daddy, yung ating mga seniors, pwedeng-pwede kasi nga hindi na sila aakyat. Tapos ang ganda rin ang view nila ng swimming pool. Tapos ang laki rin ng bed, ha? Ito naman sa window. Meron din silang closet. Dito naman sa side na to. Ayan. Explore pa natin. Dito naman sa part ng kitchen area pa rin. Ito naman yung part of the kitchen pa rin. So, hallway to. Ang cute ang mga paintings nila. Merong door leading to the daily kitchen. Ito na yung other kitchen. So, ang laki rin niya. Meron ding ref. Tapos, may door dito. Papunta naman dun sa yung balcony. Ang laki rin ng center island, no? Ang dami mong mga burner. Ito, meron kang apat. Another sink. So, parang ito na yung pinaka-working kitchen nila na napakalaki din. So, dalawa na yung kitchen. Pero meron pang ikatlong kitchen. So, bagay na bagay talaga sa mga big family. Silipin lang natin. Let's go. Ito na yung third kitchen. O, diba? Ang dami-dami mong kitchen. Tapos, ito yung papunta dun sa basement, sa parking. Pero hindi tayo dito dadaan. Pero malaki rin yung kanilang staircase dito. Mayroon pa kasing isang daanan. Doon tayo pupunta in a short while. Pasok ulit tayo. Pero parang gusto ko sa inyong ipakita itong door na to that leads to the balcony. Silipin lang natin. Oh, ito yung malaking balcony mo dito sa side, oh. Kita natin yung papunta sa yung parking. Maganda siya. Pasok tayo. Tingnan natin yung parking. Di ba sabi ko may 10-car garage? Nakita niyo yung open parking, kasha doon apat. I mean, maluwag yun sa apat. Pero ito talagang maluwag. Bababa tayo dito sa may papuntang basement. Mga tempered glass to. Tapos malapad din siya. May mga design din tayo dito na mga woods. Let's go down. Napaka-aliwalas din dito kasi meron ditong window, tapos may mga shades, tapos yan, naka-automatic door system din. Kaya pababa na tayo sa yung napakalaking parking. Ito na yung pinaka-basement natin na kasya ang yung 6 cars or SUV. Napakalaki, di ba? Tapos may mga CCTV rin dito. Ito yung pinaka-laundry area. Ayan, nandito yung kanilang mga washing machine. Meron tayong driver's room dito.
May own bathroom ang driver's room. Oh, ang ganda ng kanyang room, oh. May design, may piano, tapos may own bathroom yan. Katabi yung helper's room, dito yon. Ito mas malaking room kasi currently meron silang, I think, mga apat na helper. So, di ba, laki ng kanilang room. Tapos meron ding own bathroom, another bedroom dito, or not bedroom. Parang ito na yung pinaka sa swimming pool, eh. Ito na yung storage at saka yung, ayan. Ito na rin yung kanilang mga panel board, yung sa circuit breaker. Yan yung swimming pool mechanism. Ito may nakapark currently na apat na sasakyan. So sabi ko 6-car garage lang, pero talaga in reality, more than. Kaya lang kasi syempre, pag nag-maniobra ka, kailangan meron kang space. So kita nyo naman kung gaano kalaki ang iyong parking. So kung ikaw ay isang car enthusiast, napakalaking space nito kasi ito na yung buong parang lot area na 600. Ito nga, naka-gate din sila rito. Automatic din yan. Ayan yung kanilang dog cage na clear. So, pwedeng storage yan kung wala ka namang dogs. Tapos, ito na yung pinaka sa solar panel. Bye-bye! Kita tayo! Grabe, nakita niyo, napakadaming sasakyan ng kakasya dun sa iyong basement. At here we are again in your dining area. Nakasyang 12-seater, accessible naman ito dito sa iyong covered na Nayat swimming pool na pupuntahan na natin. Ito yung iyong chillax area na talagang pwede kang magpahinga. Pwede ka rin mag-swim later. Tapos punta tayo doon. Meron ding dining area dito sa side na to. So ito, I think kasha dito mga 6 na taong kumain sabay-sabay. At ito na ang iyong swimming pool. Ayan, kita natin yung mga balcony doon, no? Ang ganda ng iyong house, parang resort. Tapos meron ditong pwedeng guest room. Although ngayon may guest or may tao dito, pero this is a big space. Ayan. Ito naman yung garden. Tapos sa part na yon meron ka dong shower area. So what can you say about this Mediterranean modern mansion? Sige mo dyan sa comment section, ha. Tingnan naman natin yung mga bedrooms sa second floor. Let's go! Merong total of 6 bedrooms, 6 bathroom itong iyong house. Siyempre, hindi kasama dyan yung maid's room, yung driver's room. At bago ko naman ipakita yung second floor, siyempre request ko rin na i-visit mo yung ating website na www.homesearch.ph para makita mo yung pictures nito at marami ka pang makita ang mga nice houses. Ngayon, nakit na tayo! Dito tayo ngayon sa landing ng iyong staircase at dala ko yung remote control ng ating mechanical blind. Napaka-aliwalas dito kasi naman yan, ang daming natural light na pumapasok. Tapos yan, pwede natin siyang i-off. Ang ganda ng blinds na may remote control. Sarat, ibaba ko lang. Tapos kita nyo naman yung ating lighting fixture, yung chandelier. Tapos eto nga yung mga tempered glass, tapos malapad yung staircase. Ito pa rin yung maganda natin mga woods na design. And we are now here at your second floor. Ang ganda nung ceiling treatment dito. Tapos malaki din itong yung family area. Dito sila nanonood ng mga movies nila, mga Netflix. Tapos yan, marami, meron rin yung piano. Very spacious and nice. At dito sa second floor, nandito ang master bedroom. So, nag-iisa lang yung bedroom dito. Talagang espesyal ang master. At eto na nga yun. Check na natin. Parang medyo kakaiba yung looks ng master bedroom. Pero itong hallway na to leads to the door. Again, yan na talaga yung totoong master bedroom. At meron tong CCTV. May 16 cameras, oh. And let's go here para makita mo na ang iyong future master bedroom na napakalaki. Meron kang office dito. Ito, meron ka pang balcony. Yung balcony naman, overlooking yung swimming pool. Tapos, meron ka yung mga screens. O, dahil sa laki ng master bedroom, meron ka na rin living room sa iyong master. At pwede ka rin dito manood ng TV. Ayan, meron sila dito media wall. Malakas din yung internet dito.
Tapos, eto na yung pinaka-bed area. Tingin ko mahilig sila manood ng TV. Another big screen here. Ito rin, media wall itong buong to. Tapos, king size bed. May mga ceiling treatment din. Maganda rin yung ating wall. Ayan. Kung mahilig ka talagang manood ng TV, dito ka naman uupo. At ayan yung big screen. Pwede rin dito sa Lazy Boy. Meron pang rep. Ang ganda nitong slot na to. Nagdi-divide ito dun sa living area ng iyong master bedroom. What can you say about this oversized master bedroom? Even this lighting picture. So, ang gaganda. Mga Scandinavian naman. So, that's included ah. Tapos, naka-recess din yung ceiling. Tapos, yun nga. Ayan. Meron kang view naman ng yung swimming pool dito. At ano ba itong nakita natin kanina na parang kakaiba? Talagang unique yung design nung yung master bedroom. Tsaka ang laki-laki talaga. So, eto na yung walk-in closet. And this is your, I think this is the his closet. Kasi nakakakita ako ng mga rubber shoes. Ano ba? Para ba akong nasa store? Ito, mahilig siguro sila sa talagang LV. Yung mga gamit, diba? Tapos parang, ang ayos. Napaka-neat ng pagkakalagay ng mga shoes. Para talaga ako nasa store. Nasa showcase area. Ito yung mga damit na to. Parang baka puro bago, no? Ganda. Sliding door. At yan, may mga open. Ito naman, mga. Yung mga sliding door. So, napaka-happy ng ating sir dahil ganito ang kanyang walk-in closet. Talagang, alam mo, parang pang female eh. Pero, that's just for the male. Tapos, meron ka ritong life-size mirror. Siyempre, pag nagbibihis ka, ayan, kitang-kita mo na kagad ang iyong outfit dahil sa laki ng mirror na to. At eto naman yung hers closet na mukha rin showroom or para rin ako nasa mga, yung sa department store or nasa mga store ng mga branded bags. Napaka-neat ng pagkakaayos ng mga shoes, ng mga bags. O dapat pala ganito tayo na pag sa mga closet natin, ang ganda ng pagkakalagay, even yung mga shoes, yung mga damit. Ganun din, meron ding ito sa mga gowns eh. Ayun, may mga sliding din, tapos meron mga open. So, pag ganito tayo ka-neat, okay lang talaga na open yung ating mga closet. Tapos ito naman sa side na to, na maaliwalas ha. Ayan, meron ka ditong window kaya natural light comes in pa rin. Tapos another big mirror para kitang-kita mo ang iyong sarili pag ikaw ay nagpapaganda. O, eto na yung pinaka-vanity mo. Yung dresser. Tapos eto na yung bathroom. Merong sliding door. Ayan. Tapos, ang laki din. Eto na nga. Actually, this house is being occupied by the owner. Pero alam mo naman na napaka-imis talaga ng ating owner kung ganito kaganda lagi yung iyong house. Oh, eto yung kanyang bathtub. May his and hers na sink. May malaking mirror. Ang gaganda ng mga lighting fixtures. May mga design ka dito. Tapos, ito yung shower area. Yung shower area, malaki. Tapos, may upuan. Ayan, meron siyang upuan dyan. And ito yung shower. Ito naman yung... Ah, dito na yung water closet. Naka-enclosed din for privacy. Mga tempered glass lahat. Ay, tag-isa sila ng ano, water closet. So, his and hers yung water closet. Ang bongga, what do you say? Ang ganda niya, no? Ito yung siguro sa his, ito yung sa hers. Kaya pala tatlo yung doors dito. So, dalawa yung toilet bowl. Tapos, ito na yung shower mo. And you have your bathtub. Tapos, sink. Ang laki ng house. So, that's how beautiful yung iyong future house. Fully air-conditioned din yung walk-in closet, yung lahat ng bedrooms. Natuwa talaga ako sa stunning look ng master bedroom, pati ng kanilang walk-in closet. At dahil 4 levels na ito, pupunta na tayo dito sa kanyang 4th level. Kaya tayo. Napapansin ko yung mga tempered glass, so talagang matataas sila, sin hindi tinipid. Kasi owner-built house din talaga ito, kaya ma-appreciate natin na talagang lahat ng materials na ginamit, high quality. Tapos yung mga design talaga, parang pinag-isipan. So itong hallway na to, ayan, meron kang mga
ceiling treatment, pati yung mga walls may ceiling treatment. Tapos meron ka rin dito mga shoe cabinet nila ito for storage. So dito sa level na to may 4 bedrooms. Actually parang feeling ko nga ito yung 4th level, meron pang 5th level dun eh. Pero dito muna tayo. Ito 2 bedrooms, pero yon may tao kasi dun ngayon. So ito na lang yung room na papasukin natin. See? And this is the boys room. Malaking room din, maaliwalas din. Kasya din ng queen size bed. May mga design din sa wall. Tapos ito yung kanyang pinaka study area. So kung meron kang kid na nag online school, ayan, pwede siya dito. May mga mirrors din, may walk-in closet din siya. Meron ding old bathroom. Malaki din ang kanyang bathroom, double shower din. May mirror. Parang itong fourth level, para siyang mezzanine type. Napakaliwala. So kasi meron ka dito mga glass. Buti may mga roller sheets. Ito na yung 5th level. Meron kang sitting area dito. Maaliwalas. Ayan, may console table. Tapos even here, may AC dito. At dito na nga yung 2 bedrooms. Alam niyo kung meron kayong mga kids, ma-appreciate nito yung matataas yung mga panel ng glass. Kasi yung iba, yung medyo mas tipid ng konti, hanggang dito lang yan. Pero sila talaga ina, hanggang ganyang kataas, may extra pa. So alam natin talaga maganda mga owner-built houses. And let's see this bedroom. And this is a girls' room. Ganda. Merong sitting area here. And yung headboard nyo, nag-e-extend talaga from wall to wall. Oh, meron pang ganito. Very nice. Fully air condition. Maaliwalas na bedroom. Meron ka ditong study area. Yung mga shelves. And meron din siyang own walk-in closet. May vanity. Dito naman sa side na to. Ito naman yung bathroom. Double shower din. Cute yung kanyang honeycomb design ng mga tiles. Home searchers, kung nagagandahan ka dito sa property na to, pwede kang mag-like, mag-comment. At kung meron ka ng property na gusto rin ipabenta, pwede mo akong tawagan at pwede natin i-feature dito sa ating channel. Check natin yung last bedroom. Let's go. Ito na yung ating last bedroom. And this is a girls' room na very spacious. Ang ganda ng mga design na ganito. Yung mga shelves niya talagang customized. So, ito yung kanyang bookshelves. Nandiyan din mga favorite toys niya. Ito, may maaliwalas din dito kasi meron kang mga window. May screen na rin yan. Tapos, meron ka dyang TV area. Tapos, ito, meron ka dito walk-in closet. On natin. Ayan, meron din siya ditong syempre, kailangan meron ka lagi vanity pag girl para dito ka mag-makeup, mag-aayos. This is your mga sliding door naman yung kanyang mga cabinets. At ito na yung big space nating bathroom na may cute na bathtub. Ganda niya. Dito yung bathtub. Tapos yan, double shower. Your water closet is here. Ang laki rin ng mirror. Yung sink. Tapos tayo. Home searchers, tawagin mo na ako ha. Nandyan lang yung numbers ko para makita mo na kung gaano kaganda at ka-elegant itong ating luxury mansion. Ngayon, request ko naman i-click mo na yung subscribe button here at yung mga latest videos. At eto naman yung mga similar videos. And thank you very much for watching!